Nagbitiw na ang superintendent ng Philippine Military Academy kasunod ng hazing na ikinasawi ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Bukod naman kay Dormitorio, nadagdagan pa ang bilang ng mga naospital dahil sa maltreatment. Saksi, si James Agustin. Iika-ika pa nang dumating sa tanggapan ng piskalya sa Baguio ang isa sa walong kadete ng PMA. Sila ang mga saksi sa ginawa kay Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Pinanumpaan nila ang kanilang salaysay kanina. All their statements tend to support and indicate that there was also maltreatment noong August 20 committed by the same people. Hindi lang si Dormitorio ang nabugbo. Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga naospital. Yesterday, another cadet, a third cadet, was admitted in Biluna Hospital also because of traces of maltreatment. They have the same complaints of a pain in the abdomen. Per investigation, they were punched in their abdomen. Sina Cadet 4th Class Dwight Bentayo at Cadet 4th Class Orlino Abuel, base sa impormasyon na kuha ng GMA News, ay kapwa sinusuri ko may pancreatic lacerations. Unang kinumpirma ng AFP na nasa Biluna Hospital ang dalawa. Ayon sa source, nagsusuka ng dugo si Abuel na sa litratong ito ay may NGT. Kuha naman ito kay Bentayo habang nagpapagaling sa hospital. Sabi ng AFP may inilipat din sa St. Luke's Hospital mula sa Biluna. Natin, hindi available sa atin yung equipment. Check of possible pancreatic lacerations, things like that. That could be better attended to and checked in this hospital. Bukod kaya na Abuel at Bentayo, inamin ng PMA na may iba pang kadete na confined naman sa PMA Hospital. Pero hindi nito sinabi ko ilan lahat. Pero sa litrato nito sa PMA Hospital, kay Dormitorio noong Agosto, makikitang may mga kasalo siyang apat pang kadete na naku-confined din noon. Ang isa may brace sa kanang binti. Pero di malinaw kung bakit sila naku-confined. Sa gitna ng investigasyon sa sinapit ni Dormitorio, nag-resign na si PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista. In the military tradition of command responsibility, it is now the proper time for me, as the head of this institution, together with the Commandant of Cadets, to relinquish our respective position. As I resign my post, it is now up to the proper authority to decide on the finality of the case. That for me is the definition of command responsibility. Nagbitiw rin ang Commandant of Cadets na si Brigadier General Bartolome Vicente Bacaro. Bago nag-resign, inanunsyo ni Bacaro ang resulta ng imbestigasyon sa pagkamatay ni Dormitorio. Apat na kadete ang i-dismiss sa PMA, sina 3rd Class Shalimar Imperial at 3rd Class Felix Lombag dahil sa direktang bahagi sa sinapit ni Dormitorio. Pangungusinti naman sa maltreatment ang tinukoy na partisipasyon ni 1st Class Axel Ray Sanupaw dahil naman sa command responsibility kaya i-dismiss ang squad leader na si 2nd Class Nicoel Termil. Nasa kusadiya pa sila ng PMA habang wala pang iniyahaing criminal complaint. Dalawang kadete naman ang suspended ng isang taon. Isa pa ang pinatawan ng Class 1 offense. Kahapon nirelieve ng PMA ang dalawa nitong tactical officers at dalawa pa mula naman sa PMA Station Hospital. Commanding Officer of Philippine Military Station Hospital, Colonel Cesar Candelaria, and attending physician during the sick call of 4th Class Dormitorio, Captain Flor Apol Apostol. Ayon sa PMA, si Apostol lang ang tumingin kay Dormitorio at nagsabing UTI ang findings kaya pinabalik siya sa barracks. Criminal negligence ang reklamong isasampa laban sa kanya ng pulisya. Sa gitna nito, nagpahatid ng pakikiramay sa pamilya Dormitorio si Bacaro sa pamamagitan ng kanyang tiyahin. May mga di pa rin nagbago. I did my best. But it wasn't enough. Your reaction po sa message ni General Bacaro? It wasn't enough. Too late ka mo. Masama loob ko sa kay General Bacaro. Sa ngayon, kabilang sa mga pinaghuhugutan ng lakas ng pamilya, ang mga alaala ni Darwin. Kwento ng isang ina, si Darwin ang pumigil sa tangkang pagpapatiwakal ng kanyang anak sa PMA. Pasalamat ako talaga sa kanya. Ngayon, yung anak ko, babalik daw siya, tutuloy niya. Hinihimok din daw noon ni Darwin ang iba pang kaklase na huwag sumuko kahit papuno ng hirap ang hangaring maging sundalo. Mangarap kasi ito ng mga anak namin eh. At saka if train well, alam namin na may patutunguhan yung mga anak namin. Ang isa pang ina
Nangangamba para sa anak na nasa loob pa rin ng PMA. Halo-halo kasi ma'am, kaba, takot kung anong nangyari sa mga anak namin doon. Mula rito sa Baguio City, ako si James Agustin, ang inyong saksi.